Mr. Lian, alanganing tanong ng isang lalaki noon lamang niya na kina. Pauwi na siya. Dumaan na siya sa convenience store dahil naglambing ng ice cream si Cassidy. Ako nga, may kailangan ba kayo sa akin? Kunot noong usisa niya. Nagpakilala ang lalaki sa tauhan ng ama ni Cassidy. Sinabi nito na kailangan umano niyang sumama rito dahil gusto raw siya nitong makausap. Nagpaunlak siya at inihatid siya ng lalaki sa bahay ng dalaga. Tumayo siya at lumabas ang matanda buhat sa isang silid. Sinuklian siya nito ng isang formal na tango. Maupo ka. Utos nito. Nasa magarbong sala sila ng mansyon. Palagay niya ay malaki pa iyon sa buong bahay nila. Sabi ng mga PI na binayaran ko, "You have an affair with my daughter." At sa eksenang naabutan ko nung magpunta ako sa inyo, naniniwala ako sa sinabi nila. "She must have been attracted by your good looks, young man." Anito, wala sa tinig ng pagbibiro. "Hindi ako mapangmatang tao. But I am her father. Kaya nag-aalala ako sa kanya. And as a parent, I want the best for her." Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Para kasing may iba itong ibig sabihin. "Pwede po bang diretsahin niyo na ako?" Marahang ngumiti ang matanda. "Simple lang. Prove to me that you really love my daughter. Ibalik mo siya sa lugar kung saan siya nababagay." "What are we doing here?" Nagugulumihan ang tanong ni Cassidy. Nasa harap na sila ni Lia ng mansyon na dating tinitirahan niya. Gayon ang sabi nito ay mamamasyal lamang sila. Hindi sumagot ang lalaki. Bagkos ay lumapit sa gate at nag-doorbell. Hinaklit niya ang kamay mula sa pagkakahawak nito. "Ayaw ko rito. Alam mo ba iyon, di ba? Bakit mo ba kasi ako dinala dito?" Galit na bulyaw niya. Pagkatapos ay biglang tumalikod. Hinila siya nito at mahigpit na niyakap. "I'm sorry, prinsesa. Pero kailangan kong gawin ito." Mahinang bulong nito. At dahan-dahan siyang inilayo sa dibdib nito. Nangingislap ang mga mata nito. Parang maiiyak sa hindi na malamang dahilan. Nang bumukas ang bakal na tarangkahan, ay hinila siya nito papasok. Totally ignoring her protest, tuloy-tuloy sila sa front door, papasok sa bahay. Nakita niya ang pababa na ng grand staircase ang kanyang ama. Victory was written all over his face. "So, you brought her back. Does that mean you accept my challenge?" his father asked, looking at Lia. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawang pinaka-importanting lalaki sa buhay niya. "Ano ba talaga ang nangyayari?" "Yes, sir." Simpleng sagot ng nobyo, ni hindi siya tinapunan kahit ng isang sulya. "What's going on here? Meron ba akong dapat malaman?" Ang lakas ng kabog ng dibdib niya, pakiramdam niya, ay nakasalalay sa mga sagot ng mga ito ang buhay niya. When Leon faced her, Cassidy could not swear hurt was evident in his eyes. She died when he finally said her piece. "Tapos na tayo, Cassidy." The day he addressed her by her first name was the day he broke her heart. "Leave me alone." Sigaw ni Cassidy sa kanina pang katok ng katok sa pinto ng kanyang kwarto. Kanina pa siya nakakulong sa silid niya. Basang-basa na rin ang mga una niya dahil sa mga luhang daig pa ang pagpatak ng ulan sa pagdaloy. Simula nang iiwan siya ni Lian ay sa dating silid na siya dumiretso. Hindi niya pinansin ang pagtawag ng kanyang ama. Wala siyang balak pakinggan ang kahit na anong paliwanag mula rino. She was downright miserable. Pakiramdam niya ay niloko siya ng lahat ng tao. Mula sa ama na ipinagpalit siya sa babae nito. Inilayo rin ito ang lalaking mahal niya
and Lian himself, who didn't even have the guts to fight for her. Narinig niya ang pagpihit ng seradora ng pinto ng kanyang kwarto. Could it be her dad? Nang bumangon siya, para ipaalam dito kung gaano ka-unfair ang ginawa nito, ay natigilan na lang siya. The intruder was not her daddy. It was Laika. What are you doing here? You want to witness how miserable my life is now because of you. Masaya ka na ba? Singhalia bago muling sumubsob sa unan. Naramdaman niya ang paglundo ng kanyang kama. Obviously, umupo ang babae sa gilid niyo. Bakit ko naman gugustuhin iyon? Gusto ko. Palaging masaya ang little sister ko. Anito at binigyan din ang huling tatlong salita. Napabangon siya. I'm your little sister? Kapatid kita? Shock na tanong niya. Ngumiti ito at umisod palalo sa tabi niya. Yes, hindi na naipaalam ng mama ko kay daddy na nagdadalang tao siya sa akin kasi naghiwalay na sila by the time na nalaman niya na misunderstood mo ang closeness namin ni daddy. Sa opisina pa rin na rin yung pagpapatira niya sa akin dito. Ang balak niya sana ay sabihin sa iyo pagkaharap-harap na tayo. Ang kaso, naglayas ka. Nang pumunta naman siya doon sa pinagtataguan mo, you didn't give him the chance to explain. She was taken aback. Never in her wildest dream did she imagine na may kapatid siya, na babaeng kasama niya ngayon. Napakaraming tanong ang nag-uunahan sa isip niya. Gaya ng bakit noon lang ito dumating sa buhay nila. Kung saan na naroon ang mama nito. Pero hindi pa rin siguro handa ang kapatid niya na magkwento. She sighed. Nadadaig talaga ng mga events sa buhay niya ang mga teleserye sa TV. Tiningnan niya lang ito sa katahimik na lumuha. All this time, she was angry with Laika gayon wala naman pala itong kasalanan. Hindi siya makapagsalita dahil sa hiyang nadarama. Kinabig siya ng dalaga at ikinulong sa isang mahigpit na yakap. Nang maghiwalay sila, ay pinahid nito ang luha sa kanyang mga pisngi. Don't cry, little sister. Kung hindi mo pa ako tanggap bilang kapatid, makapaghintay ako. Saad nito. I'm such an idiot. Nagpadalus-dalus ako. Kaya naging komplikado tuloy ang buhay ko ngayon. If I didn't run away from home, hindi ko sana nakilala si Lian. Hindi sana ako nasaktan ngayon. You really love him, don't you? Marahang siyang tumango. I'm pretty sure na mahal ka rin niya. Saad nito. Nagtatanong ang mga matang tiningnan niya ito. Bumuntong hininga si Laika. Bago ipinaalam sa kanya ang deal sa pagitan ng daddy niya at ni Lian, natahimik siya. Matapos sa paglalahad nito, hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Alam kong galit ka ngayon kay daddy dahil feeling mo kasalanan niya kung bakit lumayo ang lalaking mahal mo. Pero gusto lang ni daddy na mapabuti ka. As for Lian, ginawa niya iyon dahil gusto niyang maging karapat-dapat sa iyo. Kaya kalimutan mo na sana ang sama ng loob mo sa kanila. Payo nito. Nang hindi pa rin siya kumibo, ay tumayo na ito sa kama. Maghihintay kami ni daddy sa baba. Sana sumabay ka sa amin mag-dinner. Tumayo ito at tumalikod sa kanya. Ate, habol niya bago ito makalabas ng pinto. Nakangiti na ito ng lumingon. Thanks, Cassidy. Simpleng sagot nito. Sa malungkot na ngiti niya. Nais niyang ipahatid na tanggap niya ito ngayon pa lang at tila nakuha kaagad nito iyon. Tama si Lian. Words aren't necessary sometimes. Mahigpit niyang niyakap ang hawak na unan dahil sa sinabi ng ate niya.
medyo gumaan ang kanyang loob. She was ready to face her dad now. Pero naroon pa rin ang hinanakit niya kay Lian. Mahirap bang sabihin sa kanya ang pangako nito sa daddy niya? Kung ginawa nito iyon, hindi sana siya nasaktan. Pero ang tanging sinabi nito ay tapos na sina. Subukan mong bumalik sa akin, Lian. Pahihirapan kita ng husto. Tumayo na siya at nag-ayos ng sarili. Bababa siya at makikipag-ayos sa kanyang pamilya. Iyon man lang ay maging maayos. Dibali ng sawi ang puso niya. Walang hiya ka, pare. Anong katanghan ang pumasok sa kukote mo at ginawa mo iyon? Buska ni Chin kay Lian. Sinabi niya rito ang dahilan kung bakit nag-aya siyang uminom ng mga oras na iyon. Kailangan kong gawin iyon, pare. Ano ba naman ako kumpara kay Cassidy? Wala akong may offer sa kanya maliban sa maliit na barong-barong, grasa sa talyer, at kalahating college degree. Tama ang kanyang ama. Kailangan ko munang gawing karapat-dapat ang sarili ko sa prinsesa niya. Nang kausapin siya ng matandang lalaki, inisip talaga niya ang palalayuin siya nito kay Cassidy. Walang-wala siya sa higanap niya na bibigyan siya nito ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Hindi ako matapobre, Lian. Hindi ako tumututol sa iyo para sa anak ko. Pero gaya nga ng sinabi ko, I only want the best for my princess. At sa nakikita ko, isa kang mabuting candidate para sa best na hinahanap ko. Nararamdaman ko na mabuti kang tao at nakikita kong may kakayanan ka. Prove to me how much you love my daughter. You're a remarkable young man, pero may igagaling ka pa. Patunayan mo iyon sa akin. At habang ginagawa mo iyon, let Cassidy grow up and find herself. Bata pa siya. At para na rin masigurado kung tunay ang nararamdaman niya para sa iyo, pakawalan mo muna siya. Ayokong pagre-rebelde lang ang dahilan kaya siya nagkagusto sa iyo. Let her be for a while. And I promise you, kung sa pagbabalik mo ay mahal ka pa rin niya, hindi ko na kayo pipigilan. Ako pa mismo ang gagawa ng paraan para magkasama kayo. Iyon ang sinabi sa kanya ng ama ni Cassidy. Ayaw niyang malayo sa dalaga, pero may katwiran din ang ama nito. Simula na magkausap sila ng matanda, ay nakaramdam siya ng dibastang pangamba. Paano nga kung nagustuhan lang siya ng dalaga? Dahil sa kanya ito umaasa buong panahon na magkasama sila. Paano kung mahal lamang siya ni Cassidy? Dahil alam nitong siya ang tipo ng lalaking hindi gugustuhin ng ama nito. Paano kapag nagsawa na ito sa pagiging mahirap niya? Hindi niya naisip iyon dati. Mukha kasing masaya na ang dalaga sa simpleng buhay na mayroon sila. Isa pa, masyado ring natuon ang kanyang atensyon sa tuwang nararamdaman tuwing kasama ito. Nakadama siya ng pangamba at lilipas iyon kapag na-miss na nito ang dating buhay. Kapag pumayag siya sa gusto ng ama nito, alam niyang masasaktan din si Cassidy habang malayo dito sa daddy nito. Pero nakita rin niya ang sakit na gumuhit sa mga mata nito nang magpaalam siya. Nandoon na ako. Pero bakit hindi ka nagpaliwanag ng maayos kay Cassidy? Baka hindi ka patawarin noon. Naiiling na sabi nito. Alam niya iyon. Nag-aalala rin siya na baka kamuhian siya ng dalaga. Pero ano ang magagawa niya? Paano kung sa huli ay mabigo siya? Ayaw niyang mainip ito sa paghihintay. Gusto niya magpatuloy pa rin ang buhay nito kahit wala siya. Napabuntong hininga si Lian. Nang tumingala siya, ay masama pa rin ang tingin sa kanya ni Chin. Hindi ko talaga alam kung paano ka naging top student sa school natin. Para sa isang taong matalino, masyado kang tanga. Pwede bang tulungan mo na lang ako, pare? Gusto kong mapatunayan sa tatay niya na sa lalong madaling panahon,
dahil ayaw ko rin maghintay ng matagal. Sa kasong iyan, walang problema. Ikaw lang itong ma-pride. Ang tagal-tagal na kitang inaalok, tanggi ka ng tanggi. Ang problemahin mo ay si Cassidy. Mag-isip ka ng pambawi ngayon pa lang. Dahil siguradong suko hanggang tuktok ng Ferris wheel ang galit nun sa iyo. Tumungga na lamang siya mula sa bote ng beer. Hintayin mo sana ako, prinsesa. Babalik ako. Pangako iyan. Magsisikap ako para sa iyo. Sinipat ni Cassidy ang gayak niya sa salamin. Walang gusot ang suot niyang black pencil cut shirt na hanggang tuhod ang haba. Isang cream-colored blouse ang ipinaris niya roon. Pinatungan niya iyon ng itim na blazer to achieve a corporate look. Her face held a subtle touch of makeup. Napangiti siya sa kanyang sariling reflection. Welcome to the real world, girl. First day niya ngayon sa trabaho. She was going to be her dad's executive assistant. She wanted to be someone that her father could be proud of. She didn't want to be known as just a pampered little rich kid. 3 years ago, she wouldn't have thought of proving herself to anyone. Kontento na siya sa buhay na nasusunod ang luho at layaw niya. Napapasunod niya ang mga tao sa paligid niya dahil sa pagkabrat niya. Lian taught her the meaning of hard work. Tinuruan siya nito na magsikap at kumita para sa sarili. Iminulat siya nito ng binata sa katotohanan na hindi sa kanya umiikot ang lahat ng bagay. Na siyang paniniwala niya noon. At habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin, gusto niyang sabihin sa imahe roon na si Lian ang dahilan kung bakit siya matagumpay ngayon. She wouldn't be the person she was today if it weren't for him. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot at pangungulila sa binatang magpahangga ngayon ay nasa puso pa rin niya. Hindi nabura ng nagdaang 3 taon ang nadarama niya kahit basta lamang siya nitong iniwan noon. Bagaman nagalit siya rito noon, nangingibabaw pa rin ang pagmamahal niya. Umaasa na lamang siya na darating din ang panahon na muling magtatagpo ang mga landas nila. Sa nakalipas na mga taon, inabala niya ang sarili sa pag-aayos ng kanyang buhay. Binalikan niya ang pag-aaral. Pinilit niyang makabawi sa mga pagkukulang niya sa kanyang ama at sa kanyang kapatid. At higit pa sa maganda ang naging resulta, nakapagtapos siya ng maayos at naging mas malapit sa kanyang pamilya. Inseparable na sila ng kanyang ate at hindi na rin siya sakit sa ulo ng kanyang daddy. Kumpleto na sana ang buhay niya kung kasama lang niya si Lian. Minsan ay bumalik siya sa Katipunan Village. Umaasang makikita roon ang binata. Pero wala na ito roon. Maging ang kapatid nitong si Shara ay hindi na rin doon nakatira. Hindi alam ng bagong umuukupa sa bahay kung saan sila lumipat. Dumalaw siya sa talyer ni Mang Teban para kunin ang sasakyan niya. Nang babayaran niya ang paggawa niyon, ay hindi tinanggap ng matanda. Ang iniabot niyang pera, may usapan na raw ito at si Lian tungkol doon. Tila wala rin alam ang matanda kung saan na ang magkapatid kaya hindi na siya nag-usisa. Kukontakin sana niya si Chin. Alam niya ang number nito. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Naisip niya na wala rin siyang mapapala kung ayaw talaga siyang makita ng dating nobyo. Princess, are you ready? It was her Ate Laika. Namana na nito ang pagtawag ng daddy nila na princess sa kanya. Aalis na daw tayo, sabi ni dad. Ani nito. Hindi niya na malayang nakapasok na ito sa bukas na pinto ng kwarto niya. Okay. She gave herself one last look at the mirror. It was time for a new chapter in her life. Niyaya na niyang bumaba ang kapatid. Habang nasa sasakyan ay tahimik lamang siya na nakatingin sa labas ng bintana.
Hindi rin umiimik ang daddy at ate niya. Nanagpa siyang magsabay-sabay na lang sila sa isang kotse. Dad, bakit hindi mo pa ibinigay kay Cassidy yung graduation gift mo para sa kanya? Ngayon mo na kaya ibigay? Basag ng ate niya sa katahimikang gusto pa sana niyang i-appreciate. Nangako ang daddy niya ng isang graduation gift na sigurado raw ay magpapasaya sa kanya. Pero isang buwan na siyang nakapagtapos ay hindi pa rin ito ibinibigay ang sinabing regalo. Tiningnan niya ang ate niya. Napakaganda ang ngiti nito. Parang sobrang excited ito. Nalipat ang atensyon niya sa ama na bahagyang tumikim bago tumingin sa kanya. "You ruined my surprise, Laika," reklamo ng daddy niya. "Sorry, Dad. I really thought you're forgotten." Kunway paghingi ng paumanhin ng kapatid. Walang bahid na pagsisisi ang mukha nito. Her father just shackled and looked at Cassidy. "Gusto mo na bang makita, prinsesa?" "I'm sure." "Pasasalamatan mo ako ng husto sa regalo ko sa iyo." Nagkibit balikat lamang siya. Sa totoo lang, hindi siya masyadong excited sa gift nito. Nawala na ng appeal sa kanyang halos lahat ng material na bagay na pwede nitong ibigay. Kinausap nito ang driver nila at sinabing idaan muna sila sa Kennedy Towers. Kilalang tirahan ng mga nasa Alta Susyudad. Baka condo unit ang regalo ni daddy niya. Pagdating nila roon, ay umakyat sila sa 7th floor at tumapat sa harap ng unit 734. Agad iyon binuksan ng daddy niya gamit ang dala nitong susi at iginiya sila ng ate Laika niya papasok sa loob. Tumambad sa kanyang loob ng condo unit. Tila idinisenyo iyon ng isang magaling na interior decorator. Subalit ang higit na nakaagaw ng atensyon niya ay ang lalaking nakadungaw sa ibaba ng salaming bintana sa living room. She would recognize the man anywhere, anytime. Trembling, she looked back to where her dad. Ngumiti lamang ito sa kanya. Lumapit at pinisil ang balikat niya. Nang tumingin siya sa kapatid, ay nag-thumbs up lamang ito sa kanya at sumunod na sa kanilang ama palabas ng unit na iyon. Inilapat ng ate Laika niya ang pinto paglabas nito. Dahan-dahan siyang humakbang, papalapit sa binatang hindi pa rin lumilingon. Gayong siguradong siya alam nito na nanaruroon siya. "What are you doing here?" Parang slow motion ang paningin niya sa ginagawa nitong paglingon. His eyes pierced hers while she scanned his face. Maiksi na ang buhok nito. Malinis na malinis tingnan. Nakasuot din ito ng eyeglasses na bumagay sa executive look nito na pinapamalas na suot nitong slacks at long sleeves. Malayong-malayo ng itsura nito sa Lia na kilala niya noon. But her heart regarded him to be the same man she loved all those years ago. "He's still the man I love. He was also the one who left her and broke her heart." Siya ang unang nakabawi sa pagkakatulala nila sa isa't isa. Inulit niya ang tanong, mataray na this time. "Ano sabing ginagawa mo rito?" "Ang sabi kasi ng daddy mo, ririgaluhan ka daw niya ng bagong kotse, kasama ng kondo na ito. Inalok niya akong maging driver mo." Nadismaya siya sa sagot nito. Ito bang sinasabing regalo ng daddy niya? Gagawin itong driver ang dati niyang nobyo? Hindi siya natutuwa. Hindi talaga. "No thanks, marunong akong mag-drive. Kaya hindi ko kailangan ng driver. Pwede ka nang umalis." Nangunot ang noon niya nang umiti lang ito. Tila inaasar siya. "May nakakatuwa ba?" Napipikong si Tania rito. Lalo lang lumuwang ang pagkakangiti nito. The nerve of him to show up all of a sudden. Asar na tinalikura niya ito at humakbang palayo rito. Pero sa isang igla, ay hawak na nito ang braso niya
at marahas na hinila siya papalapit sa katawan nito. Nasubsob tuloy siya sa dibdib ng binata. Hinapit siya nitong lalo. Nagpumigla siya subalit parang bakal ang mga bisig nito na nakayapos sa kanya. Naliliyo siya sa sensasyong umaasulto sa damdamin niya habang nararamdaman ang hininga nito sa kanyang mukha. "You haven't changed, prinsesa. Pikon ka pa rin." Bago pa siya makahiyan, ay nagsasalita na itong muli. "Sana lang, kagaya ng pagiging pikon mo, na hindi na naaalis, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal mo sa akin." Seryosong saad nito. She was bowled over by what he had just said. Natunaw yata ang lahat ng inis na nararamdaman niya, kani-kanina lang. Nagpatuloy ito. "Maiintindihan ko kung galit ka sa akin at hindi mo na ako mahal. But please give me one last chance to love you." Pagsusumamo nito, hindi siya kumibo. Nagpatuloy ito. 3 years ago, iniwan kita para may mapatunayan sa daddy mo at sa iyo na rin. Nilunok ko ang pagkataas-taas kong pride at tinanggap ko ang inialok ni Chin. Nagsikap ako para kahit papano ay may maipagmamalaki ako sa iyo. And here I am. Hindi man ako kasing yaman ninyo, alam kong kaya na kitang bigyan ng magandang buhay. At iyon kung tatanggapin mo pa rin ako. Naroon ang pangamba sa tinig nito. Masuyo nitong hinaplos ang pisngi niya. She sighed. "Didn't it occur to you that I might reject you kahit may napatunayan ka na? Remember, you left me without any explanation. After all these years, paano mong naisip na matatanggap pa rin kita?" Pilit niyang pinaseryoso ang mukha niya. Kahit pa nga ang gusto niyang humalakhak na makita ang pag-aalala sa mukha nito. "Sige lang, magpanik kang Herodes ka. Kung kinakailangang ligawan kita habang buhay, o maglumuhod ako sa harap mo para lang tanggapin mo ako ulit, gagawin ko. Please, give me another chance." Nagsusumamo ito. Hindi na niya napigilan ang sarili. She laughed out loud. "Pagkatapos kong magmukhang gago, tatawanan mo ako?" Mukhang galit na ito ngayon sa kanya. "Ikaw na mismo ang nagsabi. Mukha kang gago. Kaya ako natatawa." "Ah, ganoon? Tingnan ko lang kung matatawa ka pa pagkatapos ng gagawin ko sa iyo." "Iyon lang." At mariin siya nitong hinalikan sa mga labi. She closed her eyes and savored his kiss. Ang tagal niyang inaasam na bumalik ito. Ngayon lang niya na-realize na sobra niya pala talagang mahal ang lalaking ito. Kahangalan lang kung hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon. Ipinulupot rin niyang dalawang kamay sa liig nito. Only to be disappointed when he abruptly ended the kiss. "Ngayon mo sabihin wala na akong babalikan." Abot-tenga ang ngiti nito. Siyang siya ang kaalaman na may feelings pa rin siya rito. Pulang-pula ang mukha niya. "Oo na. Sige na. May babalikan ka pa. Binibigyan na kita ng isa pang chance. Ano? Masaya ka na?" Pagsusuplada niya. Kahit ang totoo ay masayang masaya siya. "Hindi pa. Kasi gusto ko pa ng isang sagot. Ano na naman? Will you be my wife, prinsesa?" Mulagat na napatingin siya rito. Mukhang hindi ito nagbibiro. Katunayan ay nakaluhod ito at hawak ngayon ng isang singsing. Nangiligid ang luha sa mga mata niya nang kinuha nito ang kanyang kamay at isinuot ang singsing sa kanya kahit hindi pa siya sumagot ng oo. "Mahal na mahal kita. Alam mo ba iyon? At hinding-hindi na kita papakawalan pa. Napapayag ko na ang daddy at ate mo
Ano ba iyan? Tatlo na kami. Tatanggi ka pa ba? Natawa siya. Hindi na rin siya nagpakipot pa. Who told you that I refuse? Tatlong taon ko itong hinintay na mangyari ito. Natawa na rin ito. At tumayo para yakapin siya. I love you, my prinsesa. Madamdaming saad nito. Saka siya hinalikan sa mga labi nito. Pagkatapos ng tatlong taon, nakapagtapos na din si Leah ng kanyang pag-aaral sa tulong ng pamilya ni Jean. At bilang pasasalamat, sa kumpanya na din siya ng mga ito nagtatrabaho as one of the head ng isang department doon. Sa ngayon, kaya na siyang pakasalan ni Leah at buhayin sa marangyang buhay. Hindi gaya ng dati na nasa barong-barong lang. At gaya ng pangako ng kanyang ama, pumayag itong magpakasal silang dalawa. At pagkalipas ng ilang buwan, kinasal sila sa simbahan ni Leah. Sa ngayon, masaya silang namumuhay sa bagong bahay na pinagawa ni Leah sa kanya. Kasama si Shara. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni Cassidy at Leah. Sa kwentong ito, napatunayan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi napapantayan ng pera, kundi tiyaga at pagmamahalan sa isa't isa. Muli, maraming salamat po. Sana po muli po ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo. Be good, be safe, and God bless everyone.